PBS, Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV, 91.9 MHz. Your news and music stations. And music station, PBS. Basta Barreta, sigurado. Maganda pong umaga sa lahat ng lagi pong nakatunghay, nakasubaybay po sa programang ito tuwing umaga na tinatawag nating biyaya sa pagkaaga. Totoo po na ang bawat umaga ay sadya pong mapagbiyaya o mabiyaya dahil po sa ating Panginoon. Ako po si Pastor Enteng Reyes, kasama ko po sa technical side, wala pong iba ang ating pugi na si Sir Ariel Camarote. So sa oras pong ito, mga kaibigan, muli po nating tutunghayan ang pagkakataon ito sa pamagitan po ng salita ng ating Panginoon. Pagkat ang sabi po ng Biblia, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng ating Panginoon. Ngayon po ay November 2. Ang ating po mga kababayan ay talaga po namang medyo hirap sila. Napuntahan po ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay na nalagak na po sa mga sementeryo na ating pinaglagakan sa kanila. Maaring ang iba po malaking sakripisyo ito sapagkat ang iba po na sementeryo ay may mga tubig pa. Gayun pa man, lagi pa rin po nating alalahanin na tayo po mga nabubuhay sa ngayon ay mayroon tayong pagkakataon na pakinggan, unawain, gawin tuloy-tuloy ang plano at purpose ng Diyos kung bakit hanggang ngayon ay naririto tayo sa mundo pong itong pinaglagyan niya sa atin. Ngayon pong umaga, nais ko pong dalhin po sa inyong mga pakinig ang kataga po nagsasabing, listening determines our future. Listening determines our future or destiny. Mahalaga po na ating pong maintindihan ang tinatawag po nating future or destiny. Kasi kung bakit po tayo po ay nagkapakahirap, nagsisikap mabuhay sa mundo pong ito, ito po ay dahil po sa ating nais na marating. Di ho ba? Kung tayo po mga magulang nagpapaaral po sa ating mga anak, alam po natin na sila po ay may destiny dapat maabot. Kung nagatrabaho man tayo, same thing. Lahat po ng bagay na ginagawa po natin sa mundo pong ito, ito man po ay mali, halimbawa, ito man po ay tama, ito man po ay pangit at maganda, lagi po itong may kaakibat na destiny. Pagkat hindi po natin may iwasan ang destiny. Ano man po ang gawin natin, mabuti man masama, tandaan po natin na ito po ay laging may destiny. Lagi po itong may kahihinatnan. At tayo po mismo ang gagawa po niyan. Pangit man po ang naging bukas natin, tayo pa rin po ang may gawa niyan. Mabuti man po ang bukas natin, tayo din po ang may malaking kinalaman sa paggawa ng ganun. Because nagbigay po ang Diyos sa atin ng kalayaang gawin kung ano po ang mas tama sa ating paningin. Pero lagi din po natin tatandaan na ang Diyos po nagbigay din po ng pinakatama na doon po tayo lumapat in order for us to reach our better destiny. So ngayon pong umaga, nais ko pong buksan sa inyong mga pakinig ang talata po nagsasabi sa Matthew 7:24-27. Ganito po ang wika na binabanggit po din eh. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. 25. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house. Yet, it did not fall because
it had its foundation on the rock. 26. But everyone who hears these words of mine is like a foolish man who built his house on the sand. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash. So, dalawa pong tao, dalawang grupo ng mga tao, dalawang tao. Halimbawa, ang example po dito, na sila po ay parihas pong may panahon para makinig. Sila po ay parihas na may pagkakataon para makinig. Parehas po sila may kakayahan para makinig. Pero pagdating po sa application, nagkaiba na ho sila. Pare-pares po yan sa atin na mga tao po sa ngayon. Marami po tayong naririnig, marami po tayong mga totoo, mga tama na napapakinggan. Pero pagdating po sa application, magkakaiba na po tayo. Dahil po yan sa ating kakayahan upang unawain at kakayahan din po upang ating ilapat ng tama. Kasi may mga tao po, alimbawa, pagdating po sa trabaho, may mga tao pong mediocre pagdating sa trabaho. May mga tao naman po na talagang gusto nila ay lapat na lapat kung ano yung requirement, kung ano yung dapat, yun po ang ginagawa nila. May mga tao naman po na mahihilig po sila sa tama na yan. Lalo-lalo na po sa ating mga Pilipino. Okay na yan. Masarap na yan. Tama na yan. Ganun tayo madalas. Pero alam niyo ba, in terms of work, kasi ang aking pamangkin po ay nasa Japan, nagtrabaho. Sabi niya, dito ibang klase ang trabaho. Mamamatay ka rito sa trabaho pa nagkataon. Kasi dito, hanggat may araw, hanggat may oras na dapat magtrabaho, matrabaho ka. Kasi sabi niya, kaya pala ganito kataas ang ekonomiya ng Japan. It's because of their attitude of doing things. Attitude of work. Ika nga. So, naikukunik ko po yun dito po sa mga talatang ito na ating pinag-uusapan. Ulitin po natin ha, tayo pong lahat binigyan ng Diyos ng pagkakataon para pakinggan, para unawain, at higit sa lahat, ilapat natin. Gaano man po kaganda na mga tinuturo natin sa school or ating mga napapakinggan sa mga seminars, mga tinatawag na mga conferences, kung hindi po ito makakaabot sa tamang understanding, at lalo't higit sa lahat, hindi po ito makaabot sa wisdom, it will become useless. Wala po itong silbi. Katulad po ng ating pinag-usapan ito, binabasa natin sa Biblia, na may dalawang tao o dalawang grupong tao na pare-parehas po silang nakinig, parehas pong minsahi ang kanilang narinig, parehas pong lugar ang kanilang pinuntahan, but in terms of application, nagkaiba na ho sila. Kasi po, nakadepende nga po ito sa ating conviction, nakadepende rin po sa ating decision. Kung ano po yung ating decision, yun po ang ating gagawin. Kaya napaka-importante rin po na habang tayo ay nakikinig, ating po itong inuunawa. Di ho baga, tinan niyo po, may mga tao po na bagamat tama po ang sinasabi, halimbawa sa media, mga balita sa media, tama naman po ang kanilang narinig. Pero yung kanilang understanding, mukhang malayo ho, na mi-misinterpret ang kanilang narinig. So same thing with us po, mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon. Napaka-importante po na yung kakayahan nating makinig. Unless otherwise, wala talaga tayong pakinig. Pero karamihan po sa atin, kaya nga ang Biblia nagsasabi, therefore, everyone who hears these words of mine, sabi po ng ating Panginoon.
Tayo po'y binibigyan ng kalayaan para makinig. Kaya huwag sana nating sayangin ang pagkakataon. Marami po nangangaral ang ating mga mahal na kaparian, mga pastors, mga imam, marami po. Marami pong preachers of the word. We must listen to them. Pakinggan po natin sila. Pakinggan nating mabuti. Kung kaya, suriin po nating mabuti ang ating pinakikinggan. Ito ba talaga yung kinakailangan? Ngayon, sabi po rito, every decision we have determines our future. Tandaan po natin na sa bawat decision na ating ginagawa, lagi po itong may kaakibat o lagi po itong may kinalaman sa future. Tulad po ngayong araw, Pisados, anumang pong desisyon natin ngayong araw, ang magdedetermine po niyan ang bukas. Kasi yun po ang resulta. Now, number one po na ating pag-uusapan, sabi po rito, be sensitive to what God is saying to you or to us. Be sensitive to what God is saying to us. Tayo po bilang mga tao, alam naman po natin na hindi po tayo bigla na lamang lumitaw sa mundo pong ito. Tayo po'y naririto sa mundo pong ito because God allowed us to be here. Di ho ba? God allowed us to be here. Kung bakit tayo po'y narito. At hindi lang po tayo naririto dahil sa kung ano lamang po ang ating gagawin. Tayo po'y naririto bago pa man tayo mapunta rito, mayroon na po tayong assignment na dapat po nating lapat at gawin. Di ho ba? Para pong TV. Pag bumili ka po ng TV, alam mo na ang purpose niyan. Hindi mo pwedeng gawing na punching bag ang TV. Kasi alam mo ang purpose niyan. At alam mo rin ang value. Kapag alam mo ang purpose, you know the value. If you doesn't know the purpose, you doesn't know also the value of that. So, parehas po yun sa atin. Parehas po yun sa atin. Bago po tayo napunta sa mundo pong ito, yari na po ang purpose kung bakit tayo narito. At yun po ang magdidetermina ng ating value. The way we do our purpose, makikita po natin yung ating value. Tama po, mga kaibigan. Be sensitive to what God is saying to us. Bakit po? Sabi po ng Hebrews 3:7-8, so, as the Holy Spirit says, today, kailan po? Today. 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 Kapag kabinasa niyo po ito tomorrow, ngayon po ay November 2, 2024. This coming 2025, buksan niyo po ulit November 2, 2025. Mababasa niyo pa rin po sa Biblia na salita ng Panginoon today. Iyon po ang kinagandahan po sa salita ng Panginoon. Bakit po? Wala pong pagkaluma. Lagi pong present. It is always present. Kaya sabi po rito, today. Ano po sinasabi niya? If you hear His voice, sa panahon daw po, kung narinig mo daw, narinig mo ang kanyang tinig. So how do we hear the voice of God? Tulad po ngayong umaga. Ngayon pong umaga, the way we read or read the Bible, we hear the voice of God. Sa panahon po na tayo po'y nakikinig ng mga mensahe mula po sa talata ng Biblia, mula po sa mga preachers, iyon po ay paraan na tayo po'y kinakausap ng Diyos at sinasabi niya, today, if you hear the voice of God, if you hear His voice, if you hear my voice, sabi ng Diyos. Para bang sinasabi niya,
aking nilikha ngayong araw, makinig ka. Makinig ka. Bakit? Kasi napakalaga po yung pakikinig. Tama? Tinan niyo po, yung mga taga-Bicol, na-surprise po nang nangyari pong ito na baha sa ating Kabikulan. Pero ang pag-asa po, nagasabi sila, malakas ang buhos ng ulan. Marami ang tubig. Pero siyempre pa, dahil sa tayo po ay kampante, kaya almost of us, na-surprise. All of us are surprised. Di ho baga. So, be sensitive to what God is saying to us. Kaya sinasabi rin, today, ngayong araw, makinig ka. Kaya sabi po rito, verse 8, do not harden your hearts as you did in the wilderness during the times of testing, ika nga. Sa panahon daw po narinig natin ang salita ng Diyos, huwag sana nating patigasin ang ating mga isipan. Na tila bagay nilalabanan natin ito. Oh, reliyon na naman yan. No, it's not about religion. The Word of God is not about religion. Because ang totoo po, never po na si Jesus nag-introduce ng anumang religious organization on earth. Si Jesus po ay kahit kailan hindi po siya nagdala, nag-build, nag-introduce ng anuman group of sect or organization or sekta. Tao na lamang po ang may gawa niyan to identify their group. Kaya do not harden your hearts. Bakit? Kasi tayo po mismo ang ma-decision. Kung patitigasin mo puso mo, you can recheck what you are hearing, what you are listening, what you are receiving. Ikaw mismo ang ma-determine talaga. Kaya binabalaan tayo ng salita ng Diyos na nagsasabi, do not harden your hearts. Kasi alam niyo po ba, kapag ang ating isipan, kasi ang Bible po, pag sinabing isipan, pag sinabing puso, almost the same po yun. Kasi magkarugtong po yun. Halos isa lamang po yun sa banal na kasulatan. Do not harden your hearts. Kasi ikaw talaga ang ma-decide. Kahit na alam mong tama, pero ikaw pa rin ang ma-decision. Di ho baga. Kung mag-isinungaling ka, alam mong kasinungalingan ang gagawin mo, pero ikaw pa rin ang ma-decide or ma-decision. Kung magtrabaho ka ng tama, ikaw pa rin ang ma-decision. Kung ayaw magtrabaho ng tama, ikaw pa rin ang ma-decision. Kung mandaraya ka, magdadaya, halimbawa, dadayain mo yung isang tao, dadaan po yan sa iyong isipan, dadaan po yan sa sirkulo ng iyong dugo. Lahat po ng ating gagawin, lahat po ng ating iniisip, lahat po ng ating binabanggit sa ating mga bibig, lagi po may kinalaman ang ating kaisipan o ang ating puso. Kaya ang Bible po nagsasabi, sa araw na mapakinggan mo ang kanyang salita, ang kanyang tinig, huwag mong papatigasin ang iyong puso. Bakit po? Kasi napakahalaga po ng ating pinakikinggan. Lalong-lalo na kung ang ating pinakikinggan ay higit na napaka-importante. Kasi sa mundo pong ito, bagamat napakarami pong importante, pero ang marami pong importante sa mundo pong ito, except the Word of God, ang lahat po ng iyon, dito lamang po yan sa mundo. Mawawala, may iwan natin kapag tayo po'y nawala na sa mundo pong ito, namatay na, maiiwan natin yun. Pero ang mga bagay po na spiritual,
ito lang po ang eternal. This is eternal. Ito lang po ang may value na hindi po nagbabago. Ito ang mga bagay po sa mundo pong ito, nagbabago. Napansin niyo po ba mga cellphone? Pabago-bago, pa-upgrade na pa-upgrade. Kaya kung halimbawa, taon-taon bibili ka, ay talaga naman. Maybe kung lagi ka may sufficienteng pera, you can buy that. Laging upgraded ang gamit mo. Pero, sa mga medyo kulang ang pera, mahirapan po sila. Kasi taon-taon po, almost a month or yes, a year, may pagbabago po. Pero, ang salita po ng Diyos ay hindi nagbabago. Lagi po nating maaasahan. Lagi po nating maaasahan sapagkat ito po ay laging present. Binibigyan ko lamang po ng pansin ang sinasabi po ng Hebrew. Where? O 3. Hebrew 3. 7-8. Today, if you hear His voice, do not harden your hearts. Ikaw ako, binababalaan ng ating Panginoon, na huwag daw pong maging matigas ang ating isipan o ang ating mga puso. Leobaga, kapag ka naging matigas kasi ang ating isipan o ang ating puso, hindi ho laging maganda po mangyayari sa atin. Di ba? Sa atin na lamang po na mga may pamilya na, kapag umiral po yung katigasan ng ating puso, ng ating isipan, aba, hindi ho maganda ang magiging resulta nito. Kasi dito po, minsan madalas, kapag kasi matigas na po ang ating isipan, pinatitigas natin, yung ego natin ay tumataas po yun. Yung pride natin tumataas po yun. Na parabagang sinasabi natin na mas magaling tayo. Hindi ko kailangan yun. Mas mahusay tayo kaysa iba. So, tayo pa rin po. Ulitin po natin ha. Tayo pa rin po ang ma-decision. Kaya, ang number 2 po nating pag-uusapan, next, nating pong titingnan, sabi po rito, be serious on what we hear from God. Kaya na po, sensitive tayo. But now, serious. Seryoso po tayo. Kasi naalala ko po, pinagkukumpara ko po ang ino-observe ko, bakit nga ba po talaga pagdating po sa mga kinder, grade 1, pencil po ang gamit nila. Pero kapag high school ka na, ballpen na. College, ballpen. Ngayon po ay upgraded na, ang dala-dala na po, mag-gadget na sa school. Pero balikan po natin, kapag kinder po, grade 1, grade 2, madalas po pencil ang gamit. At sa dulo po noon may pambura. Bakit po? Akin pong na-notice, kasi sa kanila ho, subject pa po sila na madalas magkamali. Okay lang sa kanilang magkamali. Total may pambura naman sila. Okay lang na medyo hindi tama ang kanilang naisulat, mali ang kanilang answer, pero ang lahat ng iyon ay kayang burahin. Pero kapag ikaw ay high school na, college ka na, aba, bawat decision mo ay napakahalaga. Ano mang ginawa mo ay laging importante. Pagit man ito, tama man ito, pero lagi natin tatandaan, yun po ay laging may resulta. Di ho baga. So mga kaibigan, balikan po natin ating pinag-usapan. Be sensitive to what God is saying to us and be serious on what we hear from God. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat. Niniwala po kami na Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, na nagplano, may purpose kung bakit kami nandito sa mundo pong ito.
Ngayon pong panahon, November 2, ngayong araw, ito po ay panahon na pagmuni-muni ng aming mga yumaong mahal sa buhay na aming pinahalagahan, aming minsan hindi maaring hindi naigalang na irespeto, but we love them, Lord. Pagpalain niyo po ang bawat pamilya na mag-isipag-dalaw sa mga puntod ng kanilang mga mahal sa buhay, ingatan, at maging ang bawat pamilya ay tuloy-tuloy nawang mapagpala. May mga pinagdaanan pong kalamidad, hindi pa po ang iba nakakabangon, nakakauwi maral sa kanilang mga tahanan. Lord, lingapin mo sila ng iyong mapagpalang kamay. Pagdaloyin niyo sa kanila ang iyong pagmamahal at pagpapala. Na lagi pong may pag-asa hanggat buhay po kami sa mundo pong ito, lagi pong may pag-asa ang buhay. Lalong-lalo na po sa iyong mapagpalang kamay na ikaw ang nagsabi, O Diyos, halika kayong lahat na nabibigat at napapagod at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pagpalain niyo pong muli ang bawat isa ngayong umaga sa maghapong ito, mabuhay kami sa pagpapala po ninyo at ang iyong paghahari ay patuloy nawang dumating sa buhay namin upang maganap ang iyong kalooban dito sa lupa na katulad ng sa langit. Pagpalain niyo po ang araw na ito, maluwalhati ka ngayong umaga at sa maghapon sa pangalan po ni Jesus. Amen. Susunod na po ang programang Kakampi Mo News Network. O Network News. Maganda pong muling umaga sa bawat isa. Because He's given Jesus Christ His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. And now
thanks to the Lord. We give thanks to